Naman na po. Natatakot na po. Ngayon ko pa pong matatakot. Ang tagal na natin itong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Dodoblihin ko sahod mo. Ang dog ng DZRH. Ang dulay sa kanyang panahon. May mga taong talagang mapagsamantala na walang pakundangan kung mang-abuso. Ganon pa man, mayroon din namang mga may ginintuang puso na walang ibang hangad kundi ang tumulong at dumamay sa mga naaapi at inaabuso. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ofeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Ofeng, ano ba yan? Kanina ka pa naglalaba, hindi ka pa matapos. Magbabalaw na po ako, ma'am. Abay, kailangan mo nang sugayin sa school si Christelle. Sige po, ihinto ko muna itong paglalaba. Ay, hindi, hindi. Ako na lang ang susundo sa kanya. Magluto ka na lang pagkatapos mo maglaba. Bilis-bilis naman naman kasi ang pagtatrabaho. Para ka naman pagong, ang bagal mong kumilos. Bilisan mo dyan. Grabe naman si Ma'am Brenda. Hindi na nga ako maganda o gaga sa mga ginagawa ko. Pagkatapos sasabihin pa niya magbagal akong magtrabaho. Kung meron lang sana akong ibang malilipatan, alis na ako dito. Wow! Ang swerte ko naman! Ikaw ang pasayarong natapat sa akin. Sige, sakay ka! Ayoko nang sumakay sa tricycle mo. Di mo kasi ako sinisingil eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Makakalibre ka ng pamasahe. Eh, baka kasi yung gusto mong pambayad ko eh. Ofeng, mahal kita. At alam ko, mahal mo rin ako. Kaya sagutin mo na ako. Aaminin ko naman, Egay. Magaan ang loob ko sa'yo. At masasabi kong, mahal na rin kita kahit papano. Pero ayoko pa talaga makipag-boyfriend eh. Hindi pa ako handa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Mahal kita at nakalaan akong maghintay. Bakit yun ka lang? Ang kagaling? Ano ka ba naman, Glenda? Kung makapagtanong ka, parang ngayon lang ako umuwi ng ganitong oras. Ayun na nga eh! Napapadalas ang gimmick mo, ha? Siguro meron kang kinalolo ko ang babae doon sa beer house. Na beer house na, sir! Kaya madalas ang punta mo doon. Ano ba problema mo? Sa'yo pa rin naman ako umuwi. At hindi rin kita ginugutom. Ah, basta! Bubas-buwasan mo yung pagigimik-gimik mo, ha? Luis, may asawa ka na. Huwag kang magbuhay binata. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kulang ka lang siguro sa lambing. Baho mo, ha? Huwag mo akong halikan. Pakiikot pa ito. Ito naman gusto mo. Tomo na sabi. Ano ba? Kadiri ka? Ganun. Lakas mo mang insulto, ha? Sige. Umpisa ngayon, ha? Tandaan mo. No. Hindi na kita sisipingan. Oh, sige. Ano? Umpisahan mo na ngayon. Talaga? Dahil hindi ka natatabi sa akin. Talaga lang, ha? Doon ka na matutulog sa sofa. Sir, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Hindi ako papapasukin ni Glenda sa aming kwarto, kaya dito ako matutulog. Sige po, dito na kayo. Doon na lang po ako sa hindi, labas. Hindi ka lalabas. Ho? Magkatabi tayong matutulog. Oh, ano, Glenda? Kumusta na si Openg?
Hindi ba naman yung siya pinahihirapan? Kumakain ba siya ng tama sa oras? Teka nga, Ma. May napapansin na ako sa inyo eh. Bakit ba masyado kayong concerned doon sa kasambahay namin? Kamag-anak niya siya? Hindi naman sa ganon. Dapat mo kasing pakitunguhan ng maayos ang iyong kasambahay. Kadugo mo man siya o hindi. Upang sa ganon, ay maging matapat siya sa inyo. Hindi naman lingid sa iyo nangyari sa inyong kapitbahay, di ba? Ninakawan sila ng kanilang kasambahay. Dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin yun. Hindi naman ako kasintangan ng kapitbahay namin. Eh, mabuti naman kung ganon. O nga pala, si Luis. Kumusta kayong dalawa? Maayos ba pagsasabi niyo? Eh, naku, Ma. Hindi ko na gusto yung ginagawa niya. Ha? Dahil bukod sa pagiging lasenggo, babaero pa. Kaya pwede ba? Pagsabihan niyang manugang yung irresponsable. Natatakot na po ako. Ngayon ka ba mong matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Baka mag-alala. Dodo, bihin ko sahod mo. Sir. Bang-bangutan. Nakakabalik ka. Sir, okay, tama na po. Maawa po kayo sa akin. Baka mapatay ako ni Ma'am Glenda kapag nalaman niya to. Magaling akong tumayamin, kaya hinding-hindi niya ito mga lolo. Pero ayoko na po talaga to, sir. Please, tama na po. Taglilan na po natin to. Kunwari ka pa naman eh. Alam ko namang gustong-gusto mo rin ito. Hindi po. Sinasabi ko na mga mataho ko. Glenda! Walang ginapot talaga. Sandali! Aray ko! Sandali! Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan kita! Butas ka kasi! Ikaw din babae ka malandig sa kakalbuhin kita! Patagal ka na palang inaabuso ng manugang ko, eh bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako eh, dahil pinagbantaan niya ako. At natatakot din po ako kay Mang Glenda. Pero sana nga nagsabi ka agad. Hindi mo na sana hinintay na mahuli pa kayo. Kung naging maagap ka, o ay sana hindi na lumaki ang problema. Eh yun na nga po eh, natatakot na po ako dahil... May malaki na nga po akong problema. Anong problema? Mahigit 2 buwan na pong delayed ang monthly period ko. Ha? Madalas na rin pong sumama ang pakiramdam ko. Kaya, malamang po, nabuntis na po. Ay, kompirmado. Buntis ka nga. Ano po ang gagawin ko? Umuwi ka muna sa probinsya. Doon ka mga anak. Bibigyan kita ng sapat na pondong kakailanganin mo. At huwag ka mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Sasamahan kita sa probinsya. At pakakasalan na rin kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang katangahan ang gagawin mo. Kaya huwag ka magpakabayani. Sabi ko naman sa'yo, mahal kita. At wala akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga. Hahayaan mo bang isilang na isang bastardong anak mo? Sigurado ka ba? Oo. At ipinapangako ko sa'yo. Mamahalin kita ng tapat. At gagawin kong lahat para maitaguyod kayong mag-ina. Bakit mo yung nagawa kay Ofeng? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ma, tao lang po akong nahuhulog sa tukso. At isa pa, nagustuhan din naman ni Ofeng ang ginagawa namin. Huwag ka na mga tuwiran pa. Kahit ano pa ang sabihin mo, mali pa rin yung ginawa mo.
Tinakot mo siya. Inabuso. Sinamantala mo ang kanyang kahinaan. Luis, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin dumating sa'yo ang karma. Kumusta na nga pala si Glenda? Ayun, no. Hindi pa rin ho kami nag-iimikan. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na, ha? At kung hindi, malamang masira ang pamilya mo. Ito ang cheque. Kunin nyo. Sapat na siguro yan para makapagtayo kayo ng munting negosyo. Ang laki na po nito, ma'am. Marami pong salamat. Opo, ma'am. Malaking bagay po ito para sa isang magandang umpisa. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ang importante ay maging maganda ang inyong kinabukasan at maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama. Kumusta na po pala si na Ma'am Glenda? Okay na sila. Nakaayos na. Kaya sana hindi na makarating sa kaalaman nila ang tungkol sa sanggol na iyong isinilang. Wala po talaga kaming balak na ipaalam sa kanilang bagay na ito. Para naman sa ganun, matahimik tayong lahat. Opo, ma'am. At minsan pa po, gusto ko muli magpasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat din sa inyo. At hangad ko ang inyong masayang pagsasama. Hindi na mahalaga kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali. Ang mahalaga ay matuto tayong bumangon at itama ang ating pagkakamali. Sa Kanyang Panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon.